20. Ito po ang sabi ng Bible. Isaiah chapter 60 verses 19 and 20. The sun shall be no more your light by day, nor for the brightness shall the moon give you light. But the Lord will be your everlasting light, and your God will be your glory. Your sun shall no more go down, nor your moon withdraw itself. For the Lord will be your everlasting light, and your days of mourning shall be ended. So ngayon pong hapon po ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol pa rin po sa Panginoong Jesus, Jesus, the everlasting light, ang walang hanggang liwanag. So tayo muna po yung mag-pray bago po tayo mag-aaral. Panginoon, magandang hapon po. Pagpalain niyo pong patuloy ang salita niyo na aming pong pag-aaralan. Kami po'y patuloy na matuto patungkol po sa aming Panginoong Jesus sapagkat siya ang pinakamahalagang persona na aming dapat makilala at ipakilala sa mundong ito. Gabayin niyo kami, Banal na Espiritu, patawad po sa aming mga kasalanan at bigyan niyo po kami ng maayos na pakikinig at pagtuturo sa iyong mga salita ngayong hapon. Purihin ka sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, muli po ay welcome sa ating panghapong Bible study. Ngayon po mainit na araw ng Sabado. Ang ating talakayan po ay Jesus the Everlasting Light. Everlasting Light. Ang pinaka longest light bulb na nabubuhay po ngayon, yung pinakamahaba do pong light bulb na hindi yung mahaba ang size kundi yung pinakamahabang buhay na light bulb na mula noon hanggang ngayon ay buhay pa ay yung Centennial Light. Ito pong Centennial Light ay 119 years old na. At patuloy po itong lumiliwanag. Ito po ay nasa sa Livermore Pleasantry Fire Department sa East Avenue ng California. So naroon po sa lugar na yung isa sa bumbilya na hanggang ngayon ay nagliliwanag pa mula po nung 119 years old na po ito eh. So pero malimit sa mga ilaw na ating nakikita, bumbilya, yan po ay mga LED, sila po ay maliwanag ngayon, pero isang araw sila po ay aandap-andap o tiyatag nating napupundi. Ngayon po, ang ating pag-usapan, ang Panginoon ay inirefer ang kanyang sarili bilang the everlasting light. At nasaya nga po rito sa ating text ay the sun shall be no more. Actually, ang Isaiah chapter 60 po yung maganda nating mabasa. Ito po ay promise ng Panginoon sa the future glory of Israel. Okay? Katatapos lang po ng digmaan ng 11 days na gera sa Israel and Gaza. Pero alam niyo po, mag-e-escalate pa yan, banda-banda riyan. Meron uling mga war na magaganap pa sa Israel. At yan po'y mamalma pa, banda-banda riyan. Pero, at yan po'y nakita na po ng dating mga propeta ni Prophet Isaiah. On the other hand, nakita rin niya na isang araw darating ang time na Israel as a nation will be a glorious nation. Okay? At ang magliliwanag doon ay hindi ang rockets ng Hamas o kaya yung mga sa Iron Dome, kundi ang sabi rito, the sun shall be no more your light by day, nor for the brightness shall the moon give you light, but the Lord will be your everlasting light. So, yun ang pag-usapan natin yung pong hapon pong ito. Ang Panginoong Jesus ay tinawag na the everlasting light. Okay? Everlasting light. Ano po ang ibig sabihin ng everlasting? So, we are talking about everlasting. Pag sabing everlasting, forever. Okay? Forever. Always. Continuous existence. Pag sabing everlasting, continuous existence, hindi na napupundi. Kung sa liwanag ay nagba-black out kung sa kuryente o kaya ay na-expire. Okay? It is continuous in existence, perpetual. Okay? Perpetual or dire-diretso. Then, indefinite, unending, eternity. So, kung ating pong titingnan lahat ng definition niya,
kasing kahulugan ng word na everlasting, it talks about yung walang katapusan, hindi nagwawakas. So yun po yung word na everlasting in. Idinugsong po sa light, everlasting light. Okay? Everlasting light. Ang ibig sabihin po naman light ay luminous. Okay? Light. Light of lamp or life or prosperity or instruction. So yung liwanag. And bagaman po until now sa physics ay pagkakaribukan pa rin ang liwanag, if it is a wavelength or it is particle. So yun po yung issue, and hindi ko alam po anong stand dyan ng mga engineering, particularly sa mga physicists. What is light? Is it a wave or is it a particle? Mahiwaga ang liwanag, and ginamit na illustration ng Diyos na ituro sa tao na ipakilala na isang araw, walang buwan, ang liwanag ay siya mismo. At anong klaseng liwanag siya? Siya po'y walang hanggang liwanag. He is the everlasting light. Hindi napupundi, hindi kailangang i-recharge, hindi kailangan ng solar o direct current or alternating current. Siya ay yung liwanag na walang hanggan. Ngayon po'y ating aaralin po ito. Very, very important ang light. Even sa templo po dati, kung nyo pong napansin nung ini-interview yung Prime Minister ng Israel nung isang araw, meron sa likod niyang flag na parang mayroong tinatawag na candlestick. Yung pong candlestick, yung menorah na tinatawag. Yung pong pito, ang sanga na ganun. Yung po ay nakalagay sa templo ni King Solomon dati at ni Zerubbabel at ni Herodes. At yung liwanag pong yun ay araw-araw ay alagang-alaga ng mga high priest or priest para wag mamatay yung ilaw. Okay? So, ibig sabihin, alaga nila. Bagaman po yun na wala. Kasi hanggang ngayon ay hindi pa alam kung nasa saan. Yung liwanag din sa Olympic Games, ayun po ay alagang-alaga pa din. Kasi yun mula pa sa dating liwanag or fire nung sinauna pang mga Olympics game. Pero ang point, itong mga liwanag na ito yung nawawala. Pero ang magandang balita, ang Panginoong Diyos bilang liwanag ay walang hanggang liwanag. Ngayon ating aralin po isa-isa ang mga significance na tinawag na everlasting light. Okay, everlasting light ang Panginoong Jesus. Sa Isaiah 60 verses 1, nasabi po rito, "Arise, shine, for your light has come, your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you." Okay? Verse 19 and 20. Ang sabi rito, "The sun shall be no more your light by day, nor the brightness shall be the moon, shall the moon give you light, but the Lord will be your everlasting light, and your God will be your glory." Take note po yung word na Lord and yung word na God. Verse 20, "Your sun shall no more go down, nor your moon withdraw itself, for the Lord will be your everlasting light." Number one po, when we talk about that Jesus is the everlasting light, ano pong ini-imply po noon? Ano pong ipinapakita na si Jesus Christ ang everlasting light? Number one po, He is God. Okay, He is God. Kasi yung term pong everlasting, that is forever, continuous existence, perpetual, ito po'y ginamit sa ating Panginoon na siya'y liwanag. He is the light of the world. At ginamit po ito na ang tinutukoy talaga siya, sabi, "I am the Lord, I am your Savior, your Redeemer, the Mighty One of Jacob." So tumutukoy po din yung mga title ng kay Jesus Christ. So anong ini-imply po ng word na everlasting light? Yung word na everlasting light, pag ini-address kay Jesus Christ, it talks about His divinity. Kasi po yung katangiang everlasting, walang hanggan, ay akma lang po yan sa Diyos. Kaya po ang panahon sa po si Diyos ay kasi yung title o yung being, yung kakayahan ng pagiging Diyos ay ang Panginoong Jesus ang may ability gawin po yon. Kaya ipinakikita po dito sa ating pag-aaral na kung si Kristo tinawag na everlasting light, anong ini-imply nun? Anong pinapakahulugan nun? Anong katotohan ng ating makikita po dun? Ang katotohan ng makikita natin, mga minamahal pong kapatid at kaibigan, ay ito po'y tumutukoy na si Jesus Christ ay Diyos. Okay?
Kasi hindi pwedeng everlasting ang isang human being lang na normal. Hindi pwedeng everlasting ang isang being na merong beginning, okay? At may ending. So si Kristo Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, kaya siya ang everlasting. Ayun pang tawaging light. Liwanag. So sabi ng Biblia, for God is light and there is no darkness in Him at all. So kung say liwanag, simbolo po ang liwanag ng purity. Ngayon, bakit pure ang light? Walang sunspot kung sa ang ating araw may sunspot. Ang mga bituin, gano'n man po yung kabright, yan ay tatanda at lilipas din. Okay po, may data na lifespan din ang mga bituin. Kaya nga nagiging nasabog o kaya ay hinihigop daw ng black hole kung ano man nangyayari sa kanila. Ang point, hindi sila everlasting and sila ay may mga blemish. Pero bakit ginamit kay Christ ang light, the everlasting light? It talks about His being God. Apo, kasi kung kay tao, tayo tao, we cannot claim na ako ang walang hanggang liwanag. Okay? So hindi pwede sabihin ng tao po yan na siya ang walang hanggang liwanag. Pero bakit yan po ay ini-address sa Panginoong Jesus? Kasi si Jesus Christ ay Diyos. Lucas chapter 2 verse 32. Ating silipin po yung Luke chapter 2 verse 32. Luke chapter 2 verse 32. Ito po yung nung si Simeon ay nahawakan ang ating Panginoon nung siya dinedicate sa temple. Okay? So habang hawak po ni Simeon ang baby Jesus, ito ang kanyang prediction. Ito yung kanyang sinabi sa ating Panginoon. Ang sabi niya, 20:30, "For my eyes have seen your salvation that you have prepared in the presence of all peoples, a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel." A light for revelation to the Gentiles. So ang tinutukoy po na light ay yung baby isinilang. Pero pagdating sa Old Testament, pag binalikan natin, ang tinutukoy na liwanag na walang hanggan ay ang Diyos. Kaya yung everlasting light ng Old Testament ay tumutukoy sa nagkatawang taong Diyos ng New Testament. Kaya po pagdating sa John chapter 8 verse 12, ito po ang sabi ng Panginoong Jesus. John chapter 8 verse 12. "And again Jesus spoke to them saying, I am the light of the world." Yun, niliwanag na po. Sino ba yung everlasting light na sisinag isang araw sa bansang Israel? Sino ba yung everlasting light na nagpunta na rito sa ating mundo? Dumating na ika ang liwanag? Niliwanag po ng John chapter 8 kung sino po yun. Ang sabi mismo niya ng Panginoon Jesus, "I am the life of the world." So kung ating babalikan yung God is the everlasting light, then sa New Testament claim ni Jesus Christ, "I am the light." Ako ang ilaw ng sanglibutan. So, ibig sabihin, yan po'y nagtuturo lang na yung title na Everlasting Light ay nagpapakilala that Jesus Christ is God. Okay? Yung po'y maliwanag at yung po'y lagi natin pong dinidiscuss dito ng Panginoon, pag inyong inaral ang kanyang, yung mga kung paano siya pinapakilala ng Bible, hindi mo maaaring isipin na siya'y basta tao lang. All of His attributes ay katulad ng attributes or katangian ng Diyos Ama. Yan po yung number one ating dapat na maunawaan. Regarding Christ is the everlasting light, what does it implies? It implies or teaches that Jesus is God. Number two, ang sabi po dun sa Isaiah chapter 60 verse 19. Sabi po ng Bible ay ganito. Isaiah chapter 60 verse 19. "The sun shall be no more your light by day." Parang tayo, kailangan natin ng araw tuwing sa pag-umaga. "Nor for the brightness shall the moon give you light. But the Lord will be your everlasting light and your God will be your glory." Glory. Yung pong word na glory, may kinalaman din po sa liwanag ang glory or yung kaluwal
hatian. Ang other word for glory po ay beauty. Pagsabing glory, beauty, or splendor. The splendor of the king or the beauty of a maiden. Okay? A beauty of a place. Okay? So pagsabing everlasting light, it implies that Jesus Christ is God. Number two, ano pong ipinapakita ng everlasting light? Number two, it shows glory. Okay? It shows glory. Naniniwala po ba kayo, no light, no beauty? Pag walang liwanag, walang maganda. Aho, totoo po yan. Pag walang liwanag, walang glory, walang maganda. Wala kang makikitang maganda. Bakit? Kaya tayo nakikita ng bagay because of light. Kaya kita nyo po may red, may orange, may yellow, may blue, may green. Kita natin ang dahon ay green, ang kurtina ay red, ang silya ay pink or violet or gray or cream. We see things because of light. Imagine nyo po na kayo ay naka-blindfold or naka-pirain at dinala kayo sa Disneyland o kaya sa Universal Record o sa isang mga sikat na laro sa Fantasy World o kaya dyan sa Sky Ranch. Naka-pirain ka, everybody's enjoying, ang kita mo lang ay puro dilim, walang glory, walang beauty. Misi ang kaharap mo yung mga Miss Universe, okay? At ikaw na may bulag, okay? You cannot see the beauty. Sabi-sabihin, ang nagbibigay ng liwanag, what gives beauty is the light. Oh, kaya di mo pagka yung total darkness, yung makakain mo ang dilim, kahit napakaganda po ng lugar, pag walang liwanag, hindi mo ma-appreciate yung lugar. I remember, nung misa kami po nagpunta sa isang resort, gabi kami dumating, hindi ko ma-appreciate yung lugar kasi madilim. Nung umumaga na, nakita kong ang ganda nga pala, may mga iba-ibang pwede kang maging activities, may mga hayop doon, may mga kakaibang mga animals and sights na pwede mong makita pa. Pero nung gabi, dumating, I cannot appreciate the beauty. Same way din po. Jesus Christ is the everlasting light. It implies that Jesus Christ is the one who gives beauty. Una, He is the real beauty. Because no light, no beauty. Before God said, let there be light. All is darkness. And wala kang ma-admire. Sa darkness, you will not admire anything in darkness. Pero ang sabi ng Diyos, let there be light. And there was light. Ang mundo'y gumanda. Sabihin, the everlasting light give glory or beauty. Kaya sabi po ng Bible sa Psalms 36 verse 9. Psalms chapter 36 verse 9. Ito po ang sabi ng Bible. For with you is the fountain of life. In your light do we see light. Well, ito po yung malalim na ibig sabihin, we need subjective light bago natin makita yung objective light. Ibig sabihin, pagka hindi ka magagandahan pagka bulag ka pa. Okay, gaano man katingkad ang araw, pagka ikaw ay bulag, hindi mo yan ma-appreciate. Ganun din naman po, pag ang tao ay bulag pa spiritually, okay, bulag pa siya spiritually, hindi niya makikita ang kagandahan ng Diyos. Ikalawa, hindi mo rin ma-appreciate ang kagandahan ng ginawa ng Diyos. Kasi sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ibiyaya po yung maliwanag ang mata pa. Okay? 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sabi ng Bible ay ganito. Okay? In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So, Satan blinded the minds of men. So, literally, pagka po tayo blind, we cannot admire many things. Okay? Mahirap nating hangaan ang ganda ng sunflower, mahirap nating hangaan ang ganda ng sunset, o ang ganda ng mga tanawin pagka tayo po'y bulag. Same way din po, pag ang tao'y bulag pa spiritually, hindi niya makita ang kagandahan ng Panginoong Jesus. Hindi niya makita ang kagandahan ng naganap sa krus. Hindi niya makita ang kagandahan ng nilikha. Okay? Kasi nagre-revolve lang ang kanyang sarili sa kanyang sarili. So, yan po yung number two.
the Jesus Christ as the everlasting light, it shows that He is God. Number two, it shows glory. No light, no beauty. Kung walang liwanag, walang kagandahang ma-admire tayo. Same way with our eyesight, meron kang mata, wala ka namang eyesight, hindi rin gagana. So we can see the beauty of the creation. Okay, sabi yung liwanag ang nagpapakita sa atin ng ganda na nilikha. And we can be beautiful because of the light. Okay? Ang nagbu-beautify ng nilikha ay ang liwanag din. Imagine niyo po kung walang araw, pihong ang ating mga dahon ay tuyo na, ang ating walang ganda. Bakit? Nakadepende ang lahat ng nilikha sa ugnayan ito sa liwanag ng araw na literal. So yung at kaya gumaganda ang halaman pag napapaarawan, walang sobra-sobra, okay? Pagka tama ang paaraw mo diyan, yan ay nadidiligan, yan ay gaganda. Same way within sa atin po. Kung tayo ay nagbababad lagi sa everlasting light, which is the Lord Jesus Christ, alam nyo, you will be beautiful, okay, inside and out. You may vitamin E ka, okay? Meron kang vitamins na kakaiba. Sabihin, the Lord Jesus Christ, bilang siya po ang light, the everlasting light, ipinapakita po dito yung una, siya ay Diyos, ikalawa yung kanyang kagandahan. Kaya sabi ng John 9:25, ang nakalagay po sa John chapter 9, verse 25, ating silipin po. Ang sabi ng Bible din ay 9:25. He answered, ito yung kwento po nung pinagaling ng Panginoon ng bulag, at itong kine-question, ni-interrogate, sino pangaling sa'yo? Paano kang gumaling? At ang sabi ng bulag, at sabi, anak ko, si Kristo pala ng pangaling sa'yo, si Jesus pala ng pangaling sa'yo, masama yun. Ang sabi ng bulag ay ganito, verse 25. He answered, whether he is a sinner, I do not know. Sabi nung lalaki, eh ba, hindi ko alam kung siya may makasalanan, hindi ko alam. Isang bagay ang alam ko, one thing I do know. Na nung kanyang alam, isang bagay ang kanyang alam, that though I was blind, now I see. Dati rin akong bulag, pero ngayon ako'y nakakakita na. So he can see the glory of God dahil of the light, the Lord Jesus Christ. So pinakikita po that Jesus is the everlasting light. Number one, God. He is God. Number two, He is our glory. Okay? In your light, we shall see light. Okay? Yung light na create ng Holy Spirit sa ating puso, ang nagtulak sa atin para ma-admire ang everlasting light. Biligyan tayo ng eyesight spiritually, tinanggal yung pagkabulag ng ating mga mata, nalaglag yung kaliskis sa ating mga mata, and therefore we see God. We see His beauty, we see His plan. Unlike before na ang ating mundo'y umiikot lang sa ating mga sarili. So yun po yung number two. Christ, the everlasting light, shows that He is God. Number two, He is the glory. Tandaan po ninyo, pag walang liwanag, walang ganda ang paligid. Oh, hindi maganda ang paligid pag walang kahit kaunting liwanag. So, everlasting light, He gives glory or beauty or splendor. So, apart from Christ, we are ugly. No beauty, but ugliness. Okay, because our beauty or comeliness comes from the light. Okay? Number three, Jesus Christ is the everlasting light. Ang sabi po rito, ating balikan yung ating text, Isaiah chapter 60. Ano po yung ating makikita pa dito? Sabi ng verse 20 ng Isaiah 6, you shall, your sun shall no more go down. Bah, di na dubang ba ang araw? For the Lord will be your everlasting light. Okay, hindi tulad ng pag sa battle, hindi ka makabayad, puputulan tayo ng kuryente sa Meralco o sa anumang provider natin ng kuryente. The Lord there, during that time, the Lord will be your everlasting light. And ano mangyayari? Your days of mourning shall be ended. Alam niyo po, ito po yung prophetically tumutukoy sa Israel. Nang Israel ay nabubuhay sa mundong very gloomy, look at verse 1 and 2. Ito po yung kanilang kalagayan
today at banda-banda riyan before yung second coming ng Panginoon. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Verse 2. For behold, darkness shall cover the earth, thick darkness the peoples. Kung niyo pong maaalala, nang sinalot ang Egypt for 3 days and 3 nights, walang liwanag sa lahat ng household ng Egyptian. Anong ginawa lang? Nakaupo lang sila. Wala silang magawa. Napakalungkot ng buhay ng madilim. Kaya sabi ng Panginoon, the world is covered with darkness, thick darkness, the people. Okay? Pero ito yung sabi, but the Lord will arise upon you, and His glory shall be seen upon you. Ano pong ating makikita rito? Jesus Christ is the everlasting light. Una, it implies or show that He is God. Number two, He is the glory or the beauty. Number three, the everlasting light shows gladness. Alala ko po minsan kami ay inabot sa isang lugar, hindi ko alam kung sa Siku yata yun, na nag-blackout. Nag-blackout. Yung dumating kami pala, blackout na. So, more than 10 minutes nang walang supply ng power. Diyan dilim, nakakandila lang. O kaya yung flashlight ng cellphone ang gamit. Pakinggan yung paligid pagka-brownout o blackout. Tahimik. Tapos nanonood pa ng probinsyado, biglang nawala. E yung i-observe pagka biglang nagka-power. Pakinggan nyo po yung inyong mga kapahay. Yeah! Sila ay parang napapapalakpak. Bakit? Ang liwanag ay nagbibigay ng galak. Ah, pagka po may bagyo, at ang bagyo dumating ng mga alas 10 ng gabi, at tumigil ay ang malakas na bagyo ng gabi. Alam mo, lagi kong prayer, sana umumaga na. Sana umumaga na. Bakit? Miski nabagyo at maliwanag, parang kang merong kagalakan pa rin na kita mo yung yerong lilipad, sa kapupunta, pagka madilim, nakakatakot. Pero kaya sabi rito ng Panginoon, ang Israel at ang mundo'y nababalot ng kadiliman. Pero isang araw, the sun shall arise. The light will arise. At itatanggalin niya, parang pagka maulap ang paligid, nakakalungkot, nakakaantok pagka makulimlim ang paligid. Pero pagka ang araw ay napakatingkad ng sikat, ay yan ay nagbibigay ng kagalakan. Di ba naman ho sa masyadong mga nahahayblan? Pero ang point, light brings gladness. Okay? Ang sabi po rito ng verse, Isaiah 35 verse 10. Isaiah 35 verse 10. Ang sabi po ng salita ng Diyos ay ganito. And the ransom of the Lord shall return. Therefore, the redeemed, ito yung kanakanta natin. Therefore, the redeemed of the Lord shall return and come with singing unto Zion. And the everlasting joy shall be upon their heads. They shall obtain gladness and joy and sorrow and sighing shall flee away. Pag dumating ang liwanag, the everlasting light has come to Israel. Ang sabi, there will be everlasting joy. They shall obtain gladness and joy and sorrow and mourning. Yung pong mourning dyan, hindi yung mourning na good morning, kundi M-O-U-R, mourn. Yung pagdadalamhati o yung pag-iyak ay mawawala na. Pag dumating yung liwanag, sabi ngay, ang kalungkutan ay magdamag, ngunit pagising sa umaga ay meron ng bago uling umaga. Okay, merong kagalakan na. Because light is a symbol of happiness or gladness. Kaya, when Jesus Christ is the everlasting light of our life, anong kanyang idudulot sa atin? It brings gladness. 65:19 po ng Isaiah. Okay, Isaiah chapter 65 verse 19. Ang sabi ng Bible, I will rejoice in Jerusalem and be glad in my people. No more shall be heard in it the sound of weeping and the cry of distress. So, darating po ang time sa Israel particularly, ngayon po yung magulo pa po doon,
at hindi pa talaga totoo ang kapayapaang nagaganap doon. Pero darating ang panahon that the morning, yung kalungkutan ng Israel ay mawawala, their sadness will be turned into gladness, pagdating ng everlasting light. At ang everlasting light na tinutukoy po'y walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sabagat maraming Jewish na hindi pa rin po mananampalataya ng ating Panginoon. But it will come a time that they will come to know Jesus Christ. Okay? Kaya sabi po ng Psalms 3:3, Awit chapter 3, verse 3. But you, O Lord, are a shield about me, my glory and the lifter of my head. Yung word na itinaas ang aking ulo is a symbol. Yan po yung simbolo ng pagtataas ng Panginoon. O yung hindi ka na nakayoko, hindi ka pagkatao, lagi nakayoko para mabigat ang puso. Ikaw ay itutunghay ng Panginoon dahil ng Panginoong Jesus din. So, everlasting light, it shows Jesus is our God. He is our glory. He brings gladness in our life. Okay? Siya yung liwanag na nagbibigay ng kagalakan. Okay? Pero hindi lahat ng lugar na maliwanag ay nagbibigay ng kagalakan. Okay? And not only that, sabi po ng Isaiah 60:21, okay? So, Jesus is the everlasting light, shows that He is God. Number two, He is the glory. So yung kaluwalhatian, ang nagbibigay ng kagandahan. Number three, ang liwanag ay nagbibigay ng kagalakan. As the everlasting light, He gives gladness. Okay? Kalimutan ko palang basahin. Psalms 27:1. Psalms 27, before we proceed sa ating fourth. Psalms 27:1. Ang sabi po ng Bible ay ganito. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Kanya po sabi ni David, ang Panginoon ang aking liwanag at ang aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang matibay na stronghold or protection ng aking buhay. Kanino ako mangangamba? Kaya pinakikita po rito yung merong kagalakan, kabaligtaran ng fear ay yung joy or faith. With Jesus as our everlasting light, meron po yung dulot na gladness. Okay? Number four. Sa Isaiah 60:21. Ano bang may dudulot pa ng liwanag? 60:21, sabi po rito ng Bible, matapos banggitin that your sun shall no more go down nor your moon withdraw itself, for the Lord will be your everlasting light and your days of mourning shall end. So, kabaligtaran ng mourning, gladness. Anong sunod? Verse 21. Your people shall all be righteous. Your people shall all be righteous. Number four. Light, Jesus as the everlasting light, shows guidance. Ang sabi ng talata, your people shall all be righteous. Ibig sabihin, apart from the light, pagka ang tao po'y labas sa liwanag, ang kanyang lakad ay dilim. Kaya nga sabi ng John chapter 3. Okay, John chapter 3. Kasi po din mong alitripan pala eh. John chapter 3. Verse 19. And this is the judgment. The light has come into the world. Dumating ng liwanag. Hindi po yan bumbilya or LED light or kung ano-anong klase. Yan po si Jesus Christ. Ano nangyari? And people love the darkness rather than the light because their works were evil. So apart from the light, ang gusto talaga ng tao'y gawin ay evil. Because human by nature is evil. Masama, hindi ang tao cute or mabuti. Or tabula rasa, tabula grasa ang tao. Full of evil mula sa pagkabata. Kaya nung dumating yung liwanag, ayaw nila.
Pero pagka ang light was brought to light, in your light we shall see light. Pag naliwanagan ang matang pangloob ay makikita ang liwanag na panlabas, that is Jesus Christ. Ang tao ay ito ang mangyayari pag nakita ang liwanag. Verse 21, but whoever does it what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his work had been carried out in God. Kaya ito po number 4. Light gives guidance. Light is our guidance. Maging sa mga nagdadrive po, very very important ang liwanag. Miskin ay umaga, kailangan ng flasher, that's a light. Okay, yung passing light. Lalo po pagkagabi. Pagka nagta-travel without light, it's very unbearable and very delikado sa driver at delikado sa passenger at delikado sa mga kakasalubungin o sinusundan o kasunod. Sabihin, ang buhay na walang liwanag ng everlasting light is a life without guidance. And imagine traveling to lubo na walang liwanag ay gabing-gabi. Ay baka damputin mo yung sa baba na. Okay? Kaya po sabi ng Panginoon Jesus sa John chapter 8 verse 12. John 8:12. Sabi po ng ating Panginoon ay ganito. And Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness but will have the light of life. Sabi ng Panginoon Jesus Kristo, ako ang liwanag. Ang sinumang susunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi makakasumpong ng kabuhayan. Okay, na liwanag ng kabuhayan. So, ano po ang ini-imply that Jesus is the everlasting light? So, pinakikita po rito yung guidance. Okay, very, very important po sa atin yan. Sabi nga ay, ikaw ang liwanag sa magulong mundo. Ang mundo natin maliwanag, maraming LED, maraming iba-ibang halogen light. Ang madilim sa tao ay iisipan. Ang madilim sa tao ay ang kanyang puso. Dahil pinapagdilim ng diablo, ng kasalanan at ng kanyang pagiging makasalanan at ng pamumulag ng diablo. But we thank the Lord that He is the light of the world. He is the guidance. At kung tayo kanyang mga anak, kung tayo sa liwanag, tayo para dapat gamo-gamo na aakit dapat tayo sa liwanag. Hindi para tayong mga kabag na takot sa liwanag. Okay? So, yun po yung number 4. Light. Jesus Christ is the everlasting light. He gives guidance. Kaya kung gusto natin ng matinong tagapayo, lumapit tayo sa Panginoon Hesus Kristo sa pagitan ng panalangin at pag-aaral ng kanyang mga salita. At yung ating nadidilmang diwa ay liliwanagan sa pamagitan ng banal na kasulatan. So, nagbibigay ng liwanag ang salita po ng Diyos. Okay? So, number 5 and the last. So, Jesus is the everlasting light. Unlike sa ibang liwanag na nalipas, nagkakasunspot, or nagbabago, ang Panginoon ay nananatili magpakailan kailanman. That is, He is God. Siya yung glory. Siya yung nagbibigay ng gladness. Kasi without light, no happiness. Siya ay nagbibigay ng guidance. Ang liwanag ay kailangan sa paglalakbay. Yan may physical driving or sa ating mga physical na paglalakbay sa mundong ito. Lalong higit sa aspetong spiritual yung guidance. And finally, sa Revelation 22. Ito po kasi cross-reference ang Revelation 22. Verses 3 to 5. Ito po'y tagpuan, sabi rin eh, no longer will there be anything accursed, but the throne of God and the Lamb will be in it, and His servants will worship Him. Excuse me. They will see His face, and His name will be on their foreheads. And night will be no more. They will need no light of lamp or sun,
For the Lord God will be their light. Di ba? Sabi ni Kristo, I am the light. The Lord God will be their light and they will reign forever and ever. Pero doon po sa 21 verse 22. And I saw no temple in the city. Ito po yung New Jerusalem. For its temple is the Lord God Almighty and the Lamb. Sabi po nito, the city has no need of sun or moon or to shine on it. For the glory of God gives its light and its lamp is the Lamb, the Lord Jesus Christ. By it will be the nations walk and the kings of the earth will bring their glory into it. And its gates will never be shut by day and there will be no night there. They will bring into it the glory and the honor of the nations. Pero may babala po, verse 27. But nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's Book of Life. Number 5 and last, everlasting light is a guard. Nagbabantay. Literally speaking po, tayo po, bihira ang pagnanakaw pag umaga. Bihira. Kung ikukumpara yung pagnanakaw sa umaga o gabi, kung lalagyan natin ang thesis or study yan, ang probability ng pagnanakaw ay gabi kaysa sa umaga. Bakit? Takot ang magnanakaw sa liwanag because it's light guards. Ang liwanag ay mistulang bantay. Kaya po naglalagay nga sa mga karsada ng mga street lamps para yung mga mag-hold up pero mag-alangan kasi may liwanag. Kaya nga ang kotse minsan may mga blinker sa bigla na biblink yung ilaw pagka may kakaibang intruder kasi yung liwanag ay pangwardya yan. Pampalayas ng masama at pang-welcome sa tama. Kaya po sabi ng Bible, Jesus is the everlasting light sa New Jerusalem. Walang templo siya, walang sila ang templo, walang liwanag, sila ang liwanag, pero hindi papasok doon ang masama. Ibig sabihin, merong separation. Kasi ang liwanag ay nagse-separate. Light is always separate from darkness. Lagi silang magkahiwalay, hindi sila nagsasama. Kaya ang guard natin is the everlasting light. Siya ang nagbibigay ng guwardiya sa ating mga buhay. Kaya po ngayon pong hapon pong ito, ang ating challenge po sa ating lahat, if Jesus Christ is the everlasting light, ang tanong, have you been transferred from darkness to light? Ikaw ba'y nalipat na mula sa kadiliman patungo sa liwanag? Ikalawa, if you are in darkness, if you are of darkness, kung ikaw ay sa kadiliman, you will go to everlasting darkness. Pagka ang hilig mo ay kadiliman at you hate the light, ayaw mo sa liwanag na si Jesus Christ and you love the works of darkness, you will end up in eternal darkness. Lugar ng paggalit ng mga ngipin. But ito po yung good news. If you are of the light, okay, kung ikaw ay sa liwanag, you will go to the everlasting light, which is the Lord Jesus Christ. Kaya ngayon pong hapon pong ito, ating i-determine ang ating sarili, ikaw ba ay sa panig ng liwanag? Ikaw ba ay sa panig ng liwanag? O ikaw ay sa panig pa ng kadiliman? Ikaw ba ay tuwa sa kaliwanagan? O ang kinatutuwaan mo pa rin ay ang kadiliman? Kaya po maganda tayo sumuko sa Panginoon. Kasi any moment, He may return for His church. Kaya mahalaga, si Christ ang ating everlasting light. Because without Christ, wala tayong glory. Wala tayong tunay na gladness. Wala tayong tunay na guidance. At wala tayong guard. Wala rin tayong tunay na Diyos na kikilalanin. Because Christ is our God. He gives us glory. Bilang liwanag, siya rin nagbibigay ng gladness. Bilang liwanag, siya rin nagbibigay ng guidance. Bilang liwanag, siya rin nagbibigay ng pagbagwardya sa ating buhay. Ito yung good news. Lahat po yun ay everlasting. Hindi pansamantala.
kundi pang walang hanggan. Kaya po yun po ang ating Panginoon na ating pinag-aralan, sapagkat very, very important na atin po siyang makilala ng tama. Salamat po sa inyong mga pakikinig at pagsubaybay na po ay makasama namin kayo bukas sa atin pong pananambahan dito po sa church natin, sa church building, or sa atin pong Facebook Live. So tayo po ay manalangin. Panginoon, thank you po sa mga dumang oras. Pagpalain niyo po ang bawat nakapakinig at makakapakinig ng lesson ito. Kayo po ang tumulong, higit sa lahat, Lord, na makilala namin ang Panginoon Jesus bilang the everlasting light. At hindi lang po yun, maintindihan din namin sa aming sarili kung kami nga ba'y nasa liwanag na o nasa sa dilim pa. Mapalad kung kami po ay ayaw na sa kadiliman at naisa namin ay sa liwanag, sapagkat mapalad po ang kalagayan ganon. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin. Purihin ka sa ngalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Magandang hapon po at salamat po muli.